I love it. Sa Sahaya. Yes. Oh, yeah. O, diba, yung nagkasama ni tatay sa Sahaya. Yeah. After means, that, pahinga muna or may kasunod na kagad? May kasunod na tayo. Wow! Thank God. Never ba kayo nagkasama in one teleserye, one soap? Teleserye na ba? I don't think so. Parang never. Hindi pa. Pwede. Why it not? Would be nice. Oo. Oh, 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 oh. At saka, means... Kaya lang sinong mananabunod to? Ikaw o ako? Sinong kontrabida? Ikaw o ako? Parang maganda yatang ako, ah. Tignan natin kung sino mas matara, eh. Ayan! Then, saka naman kasi si Dian, si Miss D, alam ko naman ang kanyang versatility. She can be good, she can be bad. Yeah. Wow. Ikaw din naman, eh. Nagulat nga ako nang napanood kitang kontrabida. Sabi ko, talaga? Oh, it's something new naman, no? Si Snooky naging kontrabida. Eh, napaka-angelic mo nung bata kami. Correct. So, Miss Dina, we all know that you're very active on social media, especially, you know, with your kids. Mm-mm. So, what's your parang bonding time with them? What do you usually do with them? Usually, like, okay, with Danica, I do lagree. Ang galing mo! Hindi mo pa rin sa akin. Ang hirap daw! Yeah. Ang galing! Super. It's like Pilates. Mas mahirap pa sa Pilates. So that's my bonding with her. Oh my gosh! Sometimes we go to shop together. Pero mostly yung bonding namin is Sundays, we go to church together. Yeah. And then dinner. We go out and then we see a movie together. But last Sunday, there are times na I cook in the house. Yun nga, because I was telling my kids, ang galing mong magluto. You're a very good cook. Ang yes! Ko. And si Danica cooks also. I'm sure, di ang sarap siguro tumira sa bahay ninyong dalawa. Oh, alam mo, kasi nahilig sila. Kasi noon, every Sunday, ang ginagawa ko, parang we have to empty the ref. Kung ano yung mga tira-tira dyan, gawa natin ang recipe, whatever. Oh, that would be nice. Oh. Ay, maganda. So, natuto sila na every Sunday, they have to whip up something out of whatever is left in the ref. Oh, wow. Uy, okay yun. Doon na uso yung Oyo a la rice. Sinabi niya, Oyo a la rice. Sabi ko, okay. Oyo a la rice? Yeah. Eh, kasi kung ano yung ingredients eh. Basta, Oyo a la rice lahat dyan. Okay. Si Oyo a la rice din. Oh. So, with Oyo naman, how do you bond the man with him? Biking. We bike. Very active, di ba? Oh, sabi nga sa akin ng apo ko, Mama D, you still bike? Sabi nung ni Oyo, why? You should be happy that Mama D can still bike. Why, do you want her to be old? No, I was just wondering. She's 50 plus? Oh, doesn't look like 50 biking. Plus. Ang galing. But speaking of your grandchildren, what are your bonding times with them naman? Do you go biking ba with them? Yeah, they bike also, mm-hmm. Oh my gosh. Pero sa mga apo kasi, pag kunyari binilang ko ng toys, yan, I play with them. Yeah. Or when I go to their house, maglalaro ako, I'll play with Andrea, whatever, mm-hmm. With Kayla, kung ano yung mga slime na iyo. Oh, oo, oh, yung mga ganun. Oo, no, oh my God. May mga Play-Doh. Yes, oo. So, ilan ang apo mo, Miss D? Six. Oh my God. Five biological ones and six legal ones. Saya. Napag-usapan na natin yung mga anak. Eh, syempre, ang isa din sa mga nagpapasaya kay Miss D, of course, yung kanyang kabiyak. Dahil, for 6 years ka nang married, right? Seven. Oh, seven na pala. Mm. Kita mo, seven. Kasi nakikita na namin sa mga, sa post mo sa Instagram, yung appreciation post mo sa iyong hobby. So, kamusta naman kayong dalawa? Okay naman. Lately lang, medyo mahirap kasi pa nagba-budget hearing sila. So, laging late ang uwi. Yeah. Mm-hmm. Parang I feel bad na nagluluto ako tapos walang kumakain. Mm-hmm. Kasi palaging late na siya, ganun. Pero, tapos maaga din aalis the next day? Yeah. Kasi may mga meetings pa sila sa mga ibang committees before the session. Mm-hmm. So weekends? Weekends pero, na lang talaga? Weekends yun. Yeah. Seen it to death. I mean, we're both movie fans. Oh, really? So, yeah. And so yun ang bonding ninyo? Yeah, and we're both foodies. So kung ano yung, halika, kain tayo sa restaurant na to, try natin. And then gagayahin ko sa bahay yung recipe na yun. Ay, ang saya nung ganun. Or kung may mga bazaar, mahilig siya sa mga crafts, sa mga Philippine weaves, ganyan. Kaya nahilig na rin ako. Of course, kasi si Miss Snooky naman. So, Snooky recently celebrated her 50th year in showbiz. 50th year in showbiz. That's showbiz. No joke. Sabi, you were named leading ladies ng Motegues. Centenario by the Film Development Council of the Philippines. Wait, gusto go ba? I was able to go. Wow. Congratulations. Thank you, Mitz. I want to take this opportunity to thank, of course, Miss Lisa Dina Segura, and of course, Ice Segura for acknowledging my hard work, my effort,
in these 50 years that I've been in show business. Thank you, marami. I also want to thank them kasi I wasn't able to go because nung time na yon, ito yung libing kasi nung father-in-law ko. So, hindi po ako nakapunta. But thank you so much for the recognition. Kami rin, pareho kami ni Snooky, but I wasn't able to go. Yeah, alam ko din, I was telling them na meron ka din eh. Kasi yung dad ko naman eh. Hindi ko naman siya maiwanan eh that day, parang hindi normal. What was your award? The same. The same. Leading lady. Yun. Congratulations to both of you. And of course, career. Let's talk about naman your personal life. Kasi nabalitaan ko, you're super happy with your love life. Tama ba? Thankfully, I am naman. I'm in love with my children above all else. Mm-mm. SOP na ito ha, pero totoo yun. Mm-mm. We are so in love with our children. That's true. We all agree on that. Kasi talagang blooming eh. Blooming, diba? So you're also happy. I'm happy. He is my best friend. Aww. He's the bestest friend in the world. That's nice. That's nice. And your kids naman, si Sachi and Samantha. Samantha. Oo. I'm sure malalaki na sila. How old si are they Sam now? Si Sam is 26. Sachi is 22. So pag mga ganun ng age, anong mga bonding activities ninyo with your girls? Kami, we're not so outdoorsy like Miss D. At saka hindi kami masyadong... Well, si Sachi is athletic. She used to be part of the Philippine team ng soccer team natin. Oh, wow. Okay. Recently, we've been doing poetry together, painting. Wow. We would watch Netflix together. Mag-aano rin kami, mag-binge watching din kami. Nakaka-addict din Netflix eh. Lalo na pag-series, no? Parang non-stop eh. Yeah. Okay, ngayon it's... Okay, let's get into a little throwback with Miss Dina and Miss Snooky. Yes. Oh my gosh! We know that one of your highlights in your acting career is the love teams. Oo, nauso mga love teams. Yes, and who are your partners? Back then. So right now, you have a bunch of pictures. So unahin natin. Oh, Gabby Concepcion. Actually, ako talaga ang naunang ka-love team ni Gabby. Pero naging partner ko rin siya sa 14. So, una-una. Ako muna. Kasi ka talagang ano. Oh, wait. So, Miss D, ibig sabihin na una yung 14 kasi sa underage? Mas bata siya sa akin. Nauna yung 14. Yan, after 14, underage, partner niya si Gabby. Ah, so nauna pala siya kay Gabby. Technically, siya pala sa 14. So, nauna kang na-launch na solo. Yeah. Tapos naging tatlo. Yep. Oh my gosh. Trivia yun ah. Underage. Tapos kami nila Rufa Aiko. Underage 2. Wow! Oh, man! Yes. Rufa, you, who's the other one? Rufa. Aiko. Rufa, ako, and Aiko. Tapos kayong tatlo. Naging kayo ba? No, unfortunately. First crush mo ba si Gabby? Yes, yeah, super. Kesa kaya, no? Alam mo nga, Dince, meron pa nga ako niyan. Para lang uminom ako ng gatas, mapainom ako ng gatas ng mami ko, si Mami Mila Ocampo, my mom. Sabi niya sa akin, o sige, pag naubos mo itong isang basong gatas na ito, liligawan ka ni Gabby. Iinumin mo naman? So, iinumin ko naman talaga siya. Kasi, aniwala ka. Baka magkatotoo. Baka gumanda ang skin ko, baka mag-glow ako or something. Baka may something magical about the milk. Correct. Na magkagusta sa akin si Gabby. Walang naganap na ganun? Pero walang naganap. Aminin ni Gabby, ang niligawan niya si Maricel Soriano, Gabby. Oh, wait. So, paano ka wait, after ni Gabby, paano siya napunta kay Ate Maria? Bakit? Paano nga ba kasi may bago na siyang ka-love team. Oh, pag-usapan natin yan mamaya. Okay, moving on. Yan na nga. Eto na nga. Diyos ko, pagka-cutify naman perfect. Talaga, oh. Very. Grabe, Miss D. Tinan mo tsaka mas bagay kami ni Alfie. Totoo. Ganda. Look at that. Means, look at this face. Would you agree with me, kids? Di ba magkamukha sila ni Alfie? Magkamukha kayo. Actually, they would always ask me if I'm the sister of Alfie. Oh my kasi hindi pa ako kilala noon eh. Kilala na siya. Parang, sister mo? No. Tapos titignan ko siya para bang, how come he's not saying girlfriend? So, totoo. So, nag-party kayo sa 14. Tama ba? Ay, Temptation di. Island muna. Pero na-feel mo na, pero type mo na siya? No, kasi when I did Temptation Island, I was only 17. So, parang takot ako sa boys. Oh, okay. So, doon sa 14, sinagot mo na? Kinda. So, gano'n kayo katagal? Mas sandali lang kasi namatay na siya. Yun na nga, he died, Mavi. Yeah. And then naging kami na ni Vic. And then he died na. Okay, next. Yan! Ay, my. Ayan. Ito ang aking true love talaga naman.
Akala ko hindi niya aaminin. Ilang taon ka nito, Miss Nurin? I was 15. I was 14 when we became boyfriend. Ang agang bumigay! Medyo. Siya ang pinakamatagal kong partner. Nagtagal din yung relationship ninyo? Nagtagal kami means ng 3.5 years. Siya ang first boyfriend mo? Siya talaga yung first boyfriend. First boyfriend, first heartbreak. Yeah. Ay, ito na. Tagulan, tagaraw. Gary Estrada, naka-partner. Pero hindi ko siya naging love team. Ah, hindi. Dahil lang sa isang movie. But Gary kasi was like so bait. Kaya lang, bata nga. Ayaw mo nang mas younger sa'yo. Sabi ko, you're too young. Anihin kita. Masyado kang bata. Pero sobrang talagang very vocal siya na talagang... Ay, Diyos ko, like na like niya si, ano, Miss D. Ito naman. Naging love team mo ba? Yes, yes, oo, blusang itim. Blusang itim. Oh, kaya hindi ko rin ma-forget yan si Mayor. Kasi siya nga ang aking ka-love team sa blusang itim. Next! Ito na nga, napag-usapan na nga natin kanina. Miss D and Vic Soto. Paano ba ito nangyari? Miss D, paano ba kayo nag-cruise sa mga landas ninyo? Sa totoo lang, when we did the movie, age doesn't matter, di ba, Snooks? Di ko siya type. Di ko siya feel talaga. As in, natapos yung movie, wala. Kaya lang, naging kami because Tito Soto wanted to produce the song Bakit Ba Ganyan for Sharon Cuneta. Okay. But Vic Del Rosario didn't like the song for Sharon. Okay. Hindi, tapos di produce the record for me. Okay. Pero ang nagsulat ng kanta, si Boy at Palisok, siya ang nag-produce. Okay. Tapos tanda-tanda ako noon, Cinema Audio, nagre-record niya ng Bakit Ba Ganyan, pero talagang basang-basa yung kilikili niya. Nervous na nervous siya. Tapos? Tapos binigyan niya ako ng flowers habang nagre-record. Then all of a sudden, magdidibu ako. Tapos sabi niya, you want a copy of Bakit Ba Ganyan? Yeah, sure, you have to give me one. Who's your date for your debut? Nan, I don't have a date. Me alone lang. Oh, let me be your date. You? Why? Sabi ko na, sige na, let me be your date. Ganyan-ganyan. Tapos I'll give you a copy of ano, Bakit Ba Ganyan. Dumating, naka-Mercedes-Benz na ano, top down. Wow! Sabi ng daddy ko, sino to? Mukhang hiniram lang yung kotse. Para pumunta dito. Doon ako na-fall kasi inaapi siya. Tapos, yung nakilala ko na rin yung real ugali niya, he's nice naman pala. Because of that, parang slowly, na-in-love ka na rin sa kasi kanya. Kasi doon ko nakita na ang tiyaga niya, then he would come to the house, magigitara siya. So, yung courting stage, matagal? Parang siguro mga 8 months, ganun. And then... Oh, matagal na yun, ha? Ang sarap mag-reminis. Kasi yun, no, na... Ay, malalangis. Hello po mga kapuso, this is Ken Chan. I'm your journey host for this season. And please subscribe to GMA Network's official channel.